ano ang naging pinaka-satisfaction mo sa pag-brew ng pomade? Ano yung pinaka-naging satisfaction mo sa pag-brew ng pomade? Pinaka-satisfaction ko is pag nakita ko or nalaman kong ginagamit nila yung pomade ko. Tsaka pag nakakarinig ako ng good and bad comments, yun, sobrang natutuwa ako dun para ma-improve ko pa yung product ko. Pati pag parang sinasabi nila sa kamag-anak nila yung pomade. Tsaka pag nakakabili ako ng gamit na galing sa sarili kong kita, sobrang nakakaano sa pakaramdam yun. So, second question is, ano ang pinaka-naging satisfaction mo sa pag-brew ng pomade? For me, is when your patrons or consumers leave a good feedback pagdating sa brand mo or product mo, because it shows na they appreciate your blood, sweat, and tears na pinot mo sa brew mo or sa produkto mo. So, that's it for me. Wala nang masasarap sa feeling pa kapag sinabi na maganda or kahit constructive yung feedback. All is good. I'm very satisfied by it. Second question, ano yung pinaka naging satisfaction mo as a brewer? I guess yung pinaka satisfaction na nakukuha ko with this is knowing that people are happy using my product. Yun. Yung kahit papaano makakontribute ka sa grooming and, you know, pag-boost ng self-confidence and self-esteem ng mga gentlemen out there. So, knowing na may ganung effect yung product mo sa kanila at sa mga ibang kalalakihan dyan at kababaihan, ibang self-fulfillment yung nafe-feel ko doon. So, I guess that's it. Thank you! Most satisfying sa akin as a brewer. Ako kasi simpleng brewer lang ako. Simpleng tao. Masaya na ako pagka someone na sabi or review ng product na maganda yung gawa. Yun lang, masaya na ako. Brewing is is my art form. Okay, so yung artistic side ko, binubuhos ko siya sa pagbubrew. So, if someone appreciates my brewing, okay na ako. Masaya na ako. Bonus na lang yung kumikita. Hi! Pasensya na kayo. May injure lang ako, so basag lang yung ngipin ko tsaka tapyas lang yung labi ko. Although 1 week ago na yan, na disgrasya tayo. Anyway, question is, ano ba yung satisfaction ko as a brewer? Okay, so dyan lalabas yung, as I mentioned a while ago, yung paggawa ko ng formula. So, gumawa kasi ako ng formula based sa gusto ko. Based sa gusto kong panggamit ko sa buko kasi yun naman yung mahalaga para sa akin. So, nung nasatisfy ako sa produkto ko, doon ko na siya nilabas. Ginamit ko siya for 3 to 4 weeks bago ko siya nilabas. So, nung nakakita nga ako ng opportunity sa barbershops na minarket ko siya, binagsak ko siya sa mga barbershops, eh, namigay tayo ng mga panggamit nila na ang kagandahan naman dito is nagustuhan din ng mga barberong gumagamit sa mga customers nila. So, yung mga feedback kasi na nare-receive mo galing sa mga barbershops is nakakatuwa kasi nagustuhan nila. At the same time, during the first 2 months ng business na to is nag-boom naman. Sinuswerte, nag-boom naman yung business natin, nakakasatisfy ng loob. So, bukod sa nasatisfy ka na sa gawa mo dahil ginagamit mo, dati kasi may eksibo ko, nasasatisfy ka din dun sa mga feedback ng mga barbershops and consumers. So, meron dyan yung magme-message pa dun sa page
saan bang mas malapit sa aming shop na mabibilan niya, kasi na-try daw niya ito sa ganitong barbershops. Although nire-recommend ko, may mga online naman tayo kasi hindi naman buong Pilipinas eh, mababagsakan natin dahil one man company lang tayo, nag-iisa lang tayo. So although sinasabi ko rin naman na may mga ibang pomade brand naman dyan, malamang, sa malamang, maraming barbershop sa Pilipinas na bago, maraming pomade brand dyan, better try nila yung mga ibang pomade brand kasi support local tayo eh. Kumbaga, tulungan tayo dito sa industriya. Nakakasatisfy din na umaangat. Maangat tayong lahat. Dahil nagiging long term itong business natin. Habang tumatagal, nagtutulungan tayo, lahat tayo tumataas. So, ayun lang. Yun yung satisfaction sa akin. Uulitin ko, to summarize everything, satisfaction sa akin is na-satisfy ko yung mga consumers. At the same time, satisfy ko din yung sarili ko. So, everyone, support local, support lahat, hindi lang akong pomade brand dito sa Pilipinas. Marami dyan magagaling, marami dyan magagandang produkto, better try it. So, hindi nyo na kailangan pang pumunta sa ibang bansa or bumili sa ibang bansa, magpa-ship, gumastos ng libo-libo para lang makagamit ng magandang produkto dahil marami dito locally nagawa. Meron sa Metro Manila, sa Visayas, Mindanao, marami dyan. So, online, sa Shopee, marami ding mabibilan. So, support local tayo para sa industriya, mataas. So, yun na, no, mga uncles, mga aunties, no, kakadisipulo, narinig nyo naman ang sagot ng ilan sa ating local pomade brewers, no, sa Pilipinas. So, hindi pa yan yung complete list, no? Meron pa ako mga pin-EM and hopefully makasagot din sila and hopefully makapag-participate sila para ma-share din natin yung insights nila, no? Sa ating mga pomade users as well. So, you know, if you want any other pomade brewers na gusto nyo ma-feature at tanongin natin, ano? Comment it below and itatry natin i-reach out sila and hopefully sumagot sila para makapag-participate sila sa ating ginagawang to. So, you know, so just a reminder, support our local products, support our local pomade brewers, no? Para lang din tayo, lumago sa ating bansa, no? As local entrepreneurs and sa ating kultura, no? So, yun lang tayo for today, no? I hope you enjoyed our segment and our interview sa ating mga local pomade brewers, no? I hope na i-share nyo to, i-tag nyo yung mga friends nyo para makita rin nila yung ibang side ng ating local pomade brewers as well, no? So that is it for me for today. Thank you very much. Salamat, 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 salamat sa panonood. Sana ay may natutunan kayo. Sana ay nag-enjoy kayo. Sana ay kasing gwapo ko kayo. Biro lang, no? Alam nyo namang ako'y simpleng pomade brewer lamang, no? Na isinusulong din ang ating kultura sa pagpapumada. No? So yun lang, no? Paalam ulit, salamat salamat sa panonood, and this is your legitimate uncle, Tito Preacher. Paalam! Paria! Like, subscribe, and click that bell button.